Muli na namang nakatanggap ng radio challenge ang Philippine Coast Guard mula sa barko ng China habang naglalagay sila ng boya sa West Philippine Sea. May ulat si Bea Bernardo. Isang linggo naglayag ang matauhan ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Sa pagkakataong ito, paglalagay ng mga navigational buoys o boya ang kanilang pangunahing misyon. Limang isla at bahura na nasa Kalayaan Island Group ang nilagyan ng boya. Kabilang dito ang Patag Island, Balagtas Reef, Kota Island, Panata Island at Julian Felipe Reef. Maliban sa PCG, ginamit din ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para tumulong sa paglalagay ng mga boya. Ayon kay PCG Maritime Safety Services Commander Vice Admiral Joseph Coyme, maliban sa nagsisilbi itong gabay ng mga mangingisda at malalaking barko, ang mga boya ay maituturing ding sovereign markers sa mga islang pasok sa ating exclusive economic zone. Kung titignan natin to boya, may marka po ng Philippine flag. Yung strong presence po natin dito, administration and control over those claimed features po natin, especially yung areas within our exclusive economic zone. Pero hindi naging madali para sa ating Coast Guard ang misyon dahil sa presensya ng mga barko ng China. Sabi ni Coyme, sinundan daw sila ng mga barko pero hindi naman ito naging dahilan para magkaroon ng tensyon. Nagsagawa rin ang Maritime Dominant Flight nitong Sabado ang PCG. Dito nakita nila na naroon pa ang mga boyang inilagay sa West Philippine Sea noong nakaraang taon. Nakatanggap din sila ng ilang radio challenge mula sa barko ng China kung saan sinagot nila ito na nagsasagawa ng Maritime Patrol sa ating nasasakop. Noong 2022, unang naglagay ng navigational buoys ang PCG sa apat na mahalagang features sa West Philippine Sea, ang Pag-asa Island, Lawak Island, Likas Island at Parola Island. Sa ngayon, 10 boya na ang nailagay sa ating EEC sa rehiyon at bago matapos ang taon ay 6 na boya pa ang nakatakdang ilagay ng Coast Guard. Hinikayat din ni Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez ang PCG na maglagay ng mga boya mula sa northern part ng ating bansa hanggang Palawan. Ito ani ay magsisilbi rin paalala sa China at ibang foreign vessels sa nasasakupan ng Pilipinas. Samantala, muli namang binigyang diin ng PCG na mahalaga ang modernization ng kanilang ahensya. Sabi ni Coyme, dahil ang Pilipinas ay isang maritime nation, kailangan natin ng mas maraming barko para maprotektahan ang ating teritoryo. By 2025, we are targeting a strong Coast Guard of 37,800 plus. Kasamang component po dito, we must equip the capability of the Coast Guard. Sa kabila naman ng kakulangan sa assets, tinayak ng PCG na gagampanan nila ang kanilang misyong protektahan ang ating teritoryo at interes. Bea Bernardo para sa Bayan.